400, 500, depending sa category. But I would like to invite you to something, okay? Yung 3K naman, kaya-kaya natin tapusin yun. Hanggang ano lang yun, after the bridge ng Tablang, babalik tayo eh. That's 3K already. Diba? Kasi ang Tablang is 1 kilometer away from the town. So, sa school ng Salunaki, yung U-turn ng 3K. Enjoy po tayo, kahit pakenting-kenting na lang tayo while enjoying the group. Okay, yung 5K, I think, yung 5K is Ranghayan. Ang Ranghayan is nasa around 3-5, so yung kabayawasan na ito. Sa 5 kilometers, kasi bakit 45? And then yung 10K is, I think, yung Barangubong na yun. Barangubong, tapos balik na siya, I think that's 10K. So yun yung fun run. Next day, fun ride. Ano yung fun ride? Mapupuno po tayo ng mga bicycles. Yung bumahihiling mag-bike. Marami na pong invited na organizations from Ramos, Camiling, Kada, Verona na mag-jo-join dito sa ating fun ride na ito. Kasi nga gusto natin masaya yung foundation eh. Kaya pupunoy natin ang makukulay na uniforme ng mga magbibisikleta. Okay. Isa pa, meron din tayong gagawing mural painting contest. Nag-i-invite din tayo ng mga artist para gagawing babaguhin lahat yung mga murals sa walls ng CIT para buhay na buhay. Ano ba meron? Meron pa yung night market. Yung mga mahihilig magnegosyo dyan. Pagkalagay tayo ng stalls for rent doon sa gilid ng campus ground. Kaya yung mga may tutupo dyan, yung panata ni Hart, pwede mag-resyo ng isang pwesto, mag-bebentyo sa gilid. All the rest, lahat ng mga vendors at alumni na may negosyo. Ito pa, isa, meron pa. Yung CIT Cup Talent. Di ba napapanood niya naman sa television yung AGT, America's Cup Talent. So, ganun ang gagawin natin. It's a showdown of what's this, art, musical, singing, etc. Yung may papremit din po tayo doon. Cultural dancing, group dancing, yung mga ganun. Cup Talent. While breaking, habang tinatali yung winner ng Got Talent, meron tayong mga lalabas na mga fashion show, yun, yung mga nag-re-recruit na si kaibigan natin from Bat 72, si Mata, yun, nag-re-recruit na siya para gagawin natin breaker yun sa ating Got Talent. So those are the events to coincide with the foundation. I think it's already final, Madam Eros. Foundation Day, we start on the 24th. Yun ang calendar natin, but I'm not sure yet sa CIT. Wala pong problema pagdating sa date. Maka-adjust po, sabi ng management. Maka-adjust po tayo. Since kayo na po ang nag-24, so tayo kami po ang pupunta. Although sa program po kasi kanina, nilagay ko 21. Pero okay lang po 24. So lahat na po yun. Kasi ang problema ko lang naman ay kay Sir Les, kasi iba ang magkaiba po ang start ng classes namin sa classes ng college. Ako na start niya ng July. Eh siya bukas pa lang yung regular class niya. Kaya medyo magkaiba. So yung second sem niya, di ba, depende na naman. So yun po ang magiging issue. Siguro, ipapalaw natin yung time mismo. So, yung po mga attendants natin, nandito po yung mga latecomer. Ano po, dito na po tayo. So, siguro, mamayang konti, best, pwede ka na magsalita para sa kan natin, parada natin. Saka attendants. First speaker ka eh, oo. Attendants daw muna siya. Malakas daw ang ulan. Opo, kahit dito malakas ang ulan. May tawag ako, sandali po. Kasi po kung sino man nakakakilala sa kuya ko, si Manuel Bugarin, yung teacher dati ng Panitis South North, namatay na po siya. So, panagtatawagan po kami. Manuel. Okay,
Valencia, Madam Elvis. Okay. Si Mr. Bien, which belongs to Bat 79, and siya po ang in-charge sa traffic ng ating parada. Okay, President, your turn. Thank you, sir. Pasensya na po kayo, pangalan. Para alam natin yung time na pagdating po natin dito pa.
60 pieces daw. Kolong-kolong. Wala ka namang tricycle. Kaduam lang na. Oh, sige, sige. Sige. Samahan mo na lang siya. Okay, okay. Okay. Ayun. Next speaker. Sino ba yung next speaker natin? Next speaker! Wala kasi si... Si Elden, wala pa. Wala din si Ma'am Elden about... Sa murals. Oh, ikaw naman, Ma'am Presy, about doon sa... Ay, ito, malaki. Ano ba po? Okay, malaki itong department ni Hart. Ikaw na muna. Mahaba yan. Si Hart is in charge sa Lingap. Yan, marami siyang hawak na community. Gandang hapon po sa lahat. Ako po yung in charge sa Lingap. Pero actually po, ang pinaka-head po dito, si Ma'am Marilyn Alonso, yung po misis ni... Tsaka si Lourdes, Marie, Lourdes. At saka si Ma'am Lourdes po. Pero po, wala sa ikonansa sila, kaya ako po yung parang representative dito po sa atin ngayon. So, bali, ang Lingap Kapwa po ay isa pong institusyon ng mga ano natin, CIT alumni, na kung saan po nagsasagawa po tayo ng tulong sa mga less fortunate children po. Kaya po nakikiusap sana ako na kung maaari po, na kung ano po yung kaya natin ibigay, gaya po ng used clothes, pera, mga kailangan po ng tulad ng sabon, toothpaste, mga hand towels po, kung pwede po yun. Kasi po, hindi lang po isa ang pinuntahan namin. Actually po, apat na ang napuntahan namin. Yung Upper Village po, na nasa Hanao, na kung saan 120 po ang residents doon. Na yung mga bata po, kung makikita niyo po sila, talagang maduduro po yung mga puso ninyo. Nangangailangan po sila ng makina po sana. Kasi ito pong makina ito, ginagamit po nila para maghanap buhay. Gumagawa po sila ng mga hair ties, at saka yung mga doormat po, at saka mga pot holders. Magkaganon man po, pagka nakagawa po sila ng mga ganon, binibenta po nila at kung ano man po ang gustong bilhin ng mga abandoned children, binibigay po ng Lingap. Pangalawa po, napunta na rin po kami sa Sped Gabaldon, na kung saan yung mga special children din po na nag-aaral dyan. Actually, nagpunta din po kami doon, kaya lang hindi po namin sila nadatnan. Pero ang problema din po, meron po yung dalawang bata na kailangan ang pamasahe everyday para makapasok sila. Kaibigan po ni Sir Alfonso yung nanduroon. Tapos, ang pangatlo pong pinuntahan namin, mapasahin ko na po. Yung pong
home for the woman sa Tarlac. Yung home for the woman Tarlac po ay isang institution where the recipients are mostly a victim of human trafficking. Yung mga victim po ng mga rape at saka po yung mga may cases. Kaya need po nilang mag-stay po doon habang dinidinig po yung kaso. At wala din po silang sapat na pagkain doon at saka sapat na mga